Yo, what's up mga katropa? Magandang hapon sa ating lahat. Ayan, panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ating pag-uusapan ngayon. So guys, muli narito ako sa inyong harapan, no? Upang gumawa ng video na siguro napapanahon naman. Dahil ang pag-uusapan natin guys ay patungkol sa gun ban, no? Lalo na doon sa mga gun owner, no? Mahigpit na mga palatuntunan at batas na ibinaba ng COMELEC dahil para bigyan daan yung election May 2022. So guys, before that, kung kayo bago pa lang sa aking channel at napadaan kayo, huwag niyong kalimutan i-subscribe, paki-like and share this video para ma-update kayo sa mga videos na ating gagawin. So before that, intro muna tayo guys. So ayun guys, resume tayo dun sa topic na ating pag-uusapan today. So guys, yun nga, ang topic natin ay regarding sa gun ban. Ito yung implementation, no, or pagbaba ng nasasaan na batas para bigyan daan naman yung ating national election May 2022. So guys, para doon sa mga gun owner, no, especially doon sa mga private na individuals, no, na hindi kasama o kasapi ng law enforcement agency, ay mas mainam na ho na huwag muna kayong magdala ng firearm kahit na kayo ay may license as a PTC of permit to carry of firearms. So dahil meron na hong binaba ang COMELEC para doon sa mga gun owner na maiwasan, no, yung mga for safety purposes, lalo na doon sa ating mga politician, no, na tumatakbo sa iba't ibang position. So ayun guys, no, ibinaba ng COMELEC yung gun ban, no, doon sa mga private individuals na mayroong baril. Mas mainam na ho na wag na muna nating dalhin, itago muna sa baol yung inyong baril para na rin sa inyong kapakanan, dahil ito'y mabigat na kaso kung sakaling kayo ho ay lumabag, at para na rin ho yun guys sa identification ng ibang mga tao o yung masamang loob na nagdadala ng baril without permit to carry, na para masupil ng ating alagad ng batas. So guys, ang order na ito ay by nag-start siya January 1st week, I think, kung di ako magkamali, January 8 or 9 until the election period May 2022. So from national to municipal, ito ay from national to municipal election, no, except doon sa barangay election. So yun guys, no, para sa inyo na rin kasigo security, no, pinapaalala ko sa inyo at inire-remind na huwag mo nang magdala ng baril, dahil within Metro Manila, maski man sa mga provinces, no, nagkakaroon sila o nagkakandak ng checkpoint. So although na hindi naman ho obligado na tayo kapkapan, dahil yun naman ay hindi nasasaad sa batas na pilitin tayong kapkapan or ano pa man na akto, no, titingnan lang yung compartment ng motor natin kung tayo nakamotor, at yung compartment ng four wheels kung naka four wheels naman. Pero mas mainam na ho for your security purposes, at kung gusto nyo pang magkaroon ng walang limitasyon sa inyong paggalaw, mas maganda na ho na sumunod tayo sa batas na ipinapatupad ng ating mga authorities. So guys, yun lang ang aking paalala, no, dahil alam nyo na pag tuwing eleksyon, marami hong mga hard killer, no, na ina-hard ang mga kalaban nila sa politiko. So sa ganon ay para maiwasan yung bagay na masama, no, yung mga pagpatay sa kapwa politiko, dahil yan ay nangyayari talaga
tuwing eleksyon. So pares ako ay ako ay isang legit o licensed gun owner. So mainam na na itago ko muna sa aking safety bolt, no? Para na rin sa aking seguridad. Mahirap na ho na magkaroon tayo ng kaso na napipigilan yung ating mga pangarap sa buhay. So yun lamang guys, no? Maraming salamat sa inyong patuloy na pagpanood sa ating YouTube channel, no? Hope na i-share nyo ito sa mga gun owner natin, no? Na hindi pa ho nakakaalam na ibinaba ng kumilik, no? Regarding sa gun ban. So yun lamang guys, maraming salamat. Bye bye.